saya. Hindi ko maintindihan dyan sa inus na yun. Pag nagpa-survey ka, draft pa lang, isa survey na nila. Naintindihan niyo po ba? Yung first survey namin sa Davao, kahanga-hanga tong imus na ito. Wala naman kami sinabi na iyon ang gagawin nila. Na-receive namin, tapos na sila ng survey, hindi pa nagsisimula yung survey. Naintindihan niyo po ba? Kasi nga, nag-present po kami ng questionnaire sa Davao. Re-reproduce nila, ginather na nila yung data, eh hindi pa nga yun yung questionnaire, di ba? So, Diyos, kagulat na gulat kami. 2,500, di ba? Sabi ko, oh my God, sa lahat ng ano, sa lahat ng parishes, nakuha nila, sabi ko. And so, I have to make myself clear. Hindi po ito yung questionnaire na gagamitin natin. Uulitin niyo po yung survey. Di ko alam, di ko na kinausap si coordinator. So, alam ko, visit siya sa akin, right? But, bumalik sila, ganun pa rin. Naintindihan niyo po ba? The intensity to gather data for them to have it clear. No? So, ibig sabihin, hindi kami nahirapan pag-get COVID. In any case, thank you for the question. Mamaya, we will have more of this. Now, we will now move on to Ace, ano nangyari dito? Okay. We will now move on to the next part, which is teaching catechism. After teaching, we will have the life of a catechist. So medyo dadalian lang natin ng konti. And then, gusto kong mapunta sa leaders and then sa comparison. Para makita nyo na, uy, isang data set lang siya, pero ang dami niyang argumentation na pwedeng puntahan. That's the whole point of this presentation. And then, we will have, therefore, naku, 1 hour na lang pala. Nasaan yun ako? Okay. Okay. So, we will have now Dr. Joe. Ganito po kami. Ako po yung overall. So, lahat po, ako po yung tumitingin. Pero, per theme po ay per specialization po ng bawat isa. For this part, on teaching catechism, on questions of formation, content, and pedagogy, the ones assigned are Dr. Joe and Lowell. Ito po ang findings. Magandang umaga po muli. Magandang tanghali na. Alright, so this is titled Teaching Catechism, a Pastoral Analysis of Formation, Content, and Pedagogy. Dun po sa mga nakasagot, siguro matatandaan ninyo yung ating survey questionnaire. Meron tayong mga questions on these sections. Alright? So, ano yung context? Bakit natin kailangang pag-aralan ito? Alam po natin itong lahat, lalo na itong mga catechetical leaders na nandirito, no? That we need to form our catechists. Sabi nga sa MCDP, gone are those days when anyone can just teach catechism, hindi ba? Marami nagtatanong, marunong ka bang magrosaryo? Pwede ka bang magturo ng catechism? No, ganun yung mga requirement. So kahit sino na lang ba pwedeng magturo? I remember we had a colleague who asked us, ano bang tinuturo ninyo sa theology? No? I'm teaching theology in the college po. Anong tinuturo niyo sa theology? Mga dasal-dasal lang ba yan? Pwede ba akong magturo? I'm a psychologist. Nung sinabi niyang mga dasal-dasal lang ba yan, parang ganito ba talaga ang pananaw nila sa ginagawa natin? So sabi ng NCDP, gone are those days when anyone can just teach catechism. We have to professionalize our doing of catechesis to be more effective, no? So, mahalaga ang formation of catechists. Of course, alam natin yung ating fundamental tasks. Maturing in the faith. No, hindi lang introduction, but maturing in the faith. So, mahalaga na yung mga nagtuturo nito ay formed, okay? Dahil yung ating content and pedagogy should be, of course, an integration of, alam nating lahat, doctrine, moral, and worship, an integration of faith and life, no? So, dito nang galing yung ating mga context. At mahalaga, makita natin where our catechized are at. No? Kasi baka turo tayo ng turo, hindi natin nakikita ano yung condition nila. Kaya mahalaga din tingnan, siguro marahil pagkatapos na it's our dream, marahil pagkatapos nito, baka marami sa inyo gustong ang pag-aralan naman natin ay kumusta naman yung ating mga tinuturuan. Di ba? So, tama ba yung ginagawa natin? Because, as catechists, ano yung pinaka-goal natin? To put people not only in touch, but in intimacy with Christ.
Kaya to put people not only in touch but in intimacy with Christ. Deep relationship with Jesus. Ngayon po, itong susunod na ipapakita natin explores three significant dimensions of our ministry. So ano-ano yun? Formation, content, and pedagogy. Nadadala ba natin ang ating mga tinuturuan doon? Tayo naman na mga nagtuturo, kumusta tayo? So findings draw attention to formal and ongoing formation experiences, reported degree of helpfulness of ongoing formation program. Nakakatulong ba yung formation program sa knowledge on content, enhancement of pedagogy, and the spiritual growth? And reported nature of catechetical modules, no? Level of familiarity of catechists to catechetical sources. Mamaya makikita natin. And reported traditional pedagogical practices and the reported goals of catechists in catechizing. So this paper, our presentation, no, argues that the present state of catechetical ministry in the country appears to be weakened by relative lack of systematic formation, as well as teacher training and provision for catechetical sources and strategies available to catechists, whether full-time or volunteer catechists. Tingnan po natin, ano ang gusto nating sabihin dito? Relatively, there is, no, our data reports that there is a relative lack of systematic formation. So nasa sa atin po yun, tama ba itong sinasabi ng data, no? Hindi natin ito sinasabi out of nowhere. Sinasabi natin ito base dun sa nakuha nating data. As well as teacher training and provision for catechetical content and pedagogy, whether full-time or volunteer. So, ano-ano yung ating nakuhang data? Alright po. Titingnan nyo, is formal catechetical formation important? That's 78.6% ang nagsasabi na mahalaga. Kung mahalaga yan, ang susunod na tanong, did you have any formal catechetical formation? You would notice, kalahati po, 31.3 yes, 31.3% no. No? So, diba, interesting. We know that it is important, but we have not undergone formal formation too, right? Interesting. And nakakalungkot lang na merong mga hindi nag-indicate, no? Kung ano ba yung formal catechetical formation, as I've mentioned, certificate in religious education, diploma course in religious education, or degree. So kung titingnan nyo po, ang mas mataas, certificate in religious education, yung mga nakuha nila. Although, meron naman tayong a little, very little percentage of those who have degrees in religious education. So mahalaga, oo, nakapag-formal catechetical, oo, pero iilan, no, kung makikita natin. Alright? Next, is ongoing catechetical formation important? 91.5% said yes. No? Do you attend? 85.1 naman ang nagsasabi, yes, we do. No? So, masaya naman tayo doon. Yes, we do attend. Okay? Pero merong nag-no, no? So, meron pa rin talaga. Pero very, very little percentage naman yan. Ang mahalaga, yes, we do attend. Now, does your parish or your diocese offer programs? Yes, 85.6%. Okay. Ngayon, if you attend, how often do you attend? Monthly. Yun po ba sa inyo may monthly ongoing formation kayo, no? Yung iba kasi merong annual, merong bi-monthly, merong quarterly, pero marahil sa landscape ng catechetical ministry natin, monthly ang ongoing formation. Now, which of the following provides your ongoing catechetical formation? Ang tanong natin, parish ba, diocese, may mga religious congregations, schools, catechetical centers, or iba pa? Ang mataas, parokya. No, parish ongoing formation. So yung ating mga katikista, they attend ongoing formation sa parish. Pero may mga diocesan ongoing formation naman na umaattend din naman yung ating mga katikista, hindi ba? Pero hindi lahat. Ano po? Pili lang ang nakaka-attend. Tama ba? Pili lang ang nakaka-attend dun sa mga ongoing natin. So parish, among those who conduct, look at this, among those who conduct catechetical formation, whom do you find most helpful? No? So, ang mga choices, bishop, priest, lay theologian, religious educator na lay, catechetical director na lay, others, look at this.
priests, 31.9%. So, ang mga pari natin, ang hinitingnan ng mga katikista na mas nakakatulong sa ongoing formation, ang problema, ang ganong ongoing formation, ipinibigay sa lay. No? Nasaan sila? Pero sa mga katikista, sila talaga sana ang mas nakakatulong. Tama po ba? Sa tingin niyo, do you agree with the data? No? Fathers, sa tingin niyo, fathers, no, tingnan niyo po, priest talaga ang nakakatulong para sa mga katikista sa ongoing formation. So mahalaga yung presence, no? Visibility and presence talaga nung contribution ng ating mga kapalian. And the catechists recognize that. Okay, on the content. Which of the following catechetical content must be prioritized in the formation? So if you've noticed, the first three, no, 78.2 sacred scriptures or Bible, the fundamentals of faith, sacraments, and liturgy. Perhaps, bakit ganito? Kasi nga, nakita natin sa landscape, kanina sa introduction, children catechesis tayo. No? So ano ba yung tinuturo natin doon? Pre-sacramental catechesis, baptism, confirmation, no? Eucharist, pre-sacramental catechesis. So eto rin siguro ang iniisip nila na sana sa ongoing formation, bigyang diin. Ngayon, ano naman yung mga catechetical pedagogy, methodology, topics that need to be prioritized? Notice that yung 73.2%, mas mataas dyan sa tatlo, teaching strategies and techniques. Our catechists recognize that there is a need for updating, no? Kasi nga, traditional yung ating method na ginagamit. So mahalaga that we need to be updated with the techniques and strategies. Pero marami pa rin may gusto ng visual aids making. Pero marahil hindi na yung traditional na ginagamit natin. Ano bang ginagamit ng mga katikista pag sa mga visual aids? Pictures. Oh, showing of pictures. Ano pa? Manila paper. Kahit nasa Jensen, Manila paper ang tawag, no? Sa Talibon, Manila paper ang tawag. Manila paper. May dala-dala ang katikista, malalaking ganon. Hindi ba? Chalk talk. Correct. So, lecture. So, naisip siguro nila, sa mga ongoing formation natin, bigyan natin ng diin pa yung paggawa ng mga ganito na merong mga alternative means, right? Ano po, Father? Laptop na ang gamiton. Laptop na ang gamiton. Okay. Sa Talibon ba, Father, pwedeng gumamit ng laptop? Oo. Pwede? Hindi lahat. Mayroong makagamit. Mayroong makagamit. Ang problema sa public school, some of the public schools, wala pa po silang ano, yung sa projector type sa inside the classroom. So, it's not advisable po. Gusto man natin gumamit ng ganon, pero yung ating catechetical space does not provide, does not allow us to use it, no? So, gustuhin man natin. Alam nga namang magbitbit ang katikista ng sarili niyang projector, tsaka sarili niyang, diba, no? So, medyo siguro yan ang titingnan din natin. Kasi that's interesting to note, hindi ba? Okay, and lesson planning. All right. Next, on the catechetical space and content pa rin. Okay, oh, eto na yon. Which group do you catechize? Elementary pupils, 88%. No, mataas talaga. Yung mga katikista natin dito sa Pilipinas, nandun sa elementary schools. Public schools at that. Okay. So, which of the following catechetical content must be... Okay, ayan na, pumasok na. And of course, Catholic social teachings. No, siguro mahalaga, that's interesting to note also na ngayon nga, bukas na, mulat, dilat yung mata ng mga katikista sa mga nangyayari din sa bayan. Right? Okay. So, on the degree of helpfulness, nakakatulong ba ang ongoing catechetical formation sa knowledge on content, enhancement of pedagogy, and spiritual growth? Tingnan niyo po, ang ginamit po natin dito ay mean and standard deviation. Meaning, gumamit tayo ng averaging. Alright? At yung standard deviation, gaano ka magkakalapit o magkakalayo ang sagot nila from the mean. So, kung titingnan niyo po, sa interpretation, yung 4.7 up, that's very much helpful. Okay? So, our ongoing formation is very much helpful in deepening our knowledge on catechetical content, very much helpful in the enhancement of catechetical pedagogy, very much helpful in our spiritual growth. So it's interesting to note na ganoon naman ang tingin ng mga katikista, nakakatulong ito. So maganda na
pag nag-planning tayo, tingnan natin muli, sige, revisit. Let us revisit. Kasi mahalaga pala. Very much important. So, ang standard deviation, maliit po, ano? 0.6 lang. Ibig sabihin, maliit na maliit ang difference ng mga sagot nila. Ibig sabihin, intact. Lahat sila, almost everyone, naniniwala na mahalaga ito, nakakatulong ito sa amin. Ipagpatuloy natin ito, yun ang ibig sabihin nun. So, what about our catechetical modules na ginagamit, no, across dioceses? Meron ba? Yes, 86.9. Meron naman daw ang catechetical module. Do you use the provided catechetical module? Yes, ginagamit naman namin. Okay, 86.9. In your opinion, do you consider your module as research-based? May nakalagay dito, 68.3. Gender-sensitive ba? Ibig sabihin, pag gender-sensitive, hindi na masyadong men, all men, siguro may all men and women, no? So baka mga ganong pagtingin, baka ganun, no? National Catechetical Directory of the Philippines Guided. Of course, are we familiar of the... Meron na tayong NCDP, meron ng NNCDP. Ano po, no? Doctrine, Moral, Worship, Structured, mataas na mataas. Is it ecumenically sensitive? Mahalagang itinanong din natin, no? Ecumenically sensitive ba ito? Or interreligiously sensitive? Mahalaga bang itanong yun? Yes. Yes. Dahil merong mga... religions, yung mga... Okay, inside the classroom, hindi lang katoliko. So, mahalaga din itanong natin kung sensitive ba sa ganoon ang ating module. And culturally sensitive. So, what materials do you use as sources for your catechetical instruction? Ang pinakamataas po ay Bible, 88.2. Notice that the next is CCC and CFC. Okay, local. Pero, meron tayo ngayong UCAT and Dukat. But notice that our catechists are not really that familiar yet, yes, or they are not yet exposed to using it. Okay? So, ang UCAT natin is just 11.8, ang Dukat natin ay 10.6%. No? So, hindi pa ganoon ang ating orientation dyan. What medium is used? So, sabi nga kanina, nabanggit na ito ni Doc Yayat kanina ng pahapyaw. Tingnan niyo po ang mataas. What medium is used? Mataas yung Bisaya, Cebuano. But of course, kasi marami tayong respondents galing sa Visayas, hindi ba? Pero ano lang ibig sabihin nito? Local language yung ginagamit sa mga module. So, tama ba yung taga-Visayas? Bisaya ang module ninyo? Bisaya ang ginagamit? Taga-Mindanao kaya? Bisaya din? Or Tagalog? Bisaya. Yung taga-Luzon? Tagalog. May gumagamit ng English? Meron din. Pero, ang kadalasan ginagamit ay local language, no? The vernacular. Okay, mataas. But which medium do you prefer? Ito yung ginagamit, this is also what they prefer. We use the local language, we also prefer the local language. No? Yun ang sinasabi. So, siguro sa planning natin, titingnan natin, English pa yung module namin. Kaya lang yung data ng NCS nagsasabi, baka local language na ang mas nakakatulong. Alright. How familiar are you with the sources? Familiar sa use of the Bible? Familiar sa Catechism of the Catholic Church? Familiar sa CFC? But somewhat familiar sa UCAT and DUCAT. So siguro titingnan natin yon. Now, strategies. So storytelling pa rin ang pinakamataas, no? And lecture method. You see, tingnan natin ang anong tawag doon? Irony. The irony of it is that we find this least effective. Pero minsan ganun din naman ang ginagamit natin, no? Siguro nga sa ongoing formation, kaya siguro gusto nila techniques and strategies talaga. Okay. Teaching aids, tama 'yung sinabi niyo kanina, no? Manila paper, blackboard, meron pa nga cassette player, no? Dala-dala si katikista, 'di ba? May mga ganun. Dala-dala ni katikista sa loob ang bigat-bigat, cassette player, you see? Right? Television, no? Meron namang gumagamit ng internet. May mga gumagamit din naman ng LCD projector. Pero napaka-resourceful naman talaga ni katikista, hindi ba? Oo naman, correct. So, what do we gain from this? Ano ngayon ang implications nito sa ginagawa natin para sa simbahan?
Again, our argument states that the present state of CM is weakened, no? By relative lack of systematic formation as well as teacher training, whether volunteer and or full-time, okay? So, ano yung points for discussion na pwede natin tingnan? Ito. Bakit? Anong meron? Saan? Inadequate provision for catechist training. Nasaan? Katulad ng sabi Dr. Yayat kanina, nasaan ang catechetical centers? Perhaps there is a need perhaps to study the nature and history of our catechetical centers. Nasaan yung kanilang mga katikista? The catechists that they produce, where are they? Are they going back to the provinces or do they remain in the center? Nasaan sila, no? Okay. Mahalaga ding itanong yun. Ako po ay product ng Catechetical Center. Mother Francisca Catechetical and Missionary Formation Institute. Yung tanong ko rin sa sarili ko, nasaan ka, the product ng Catechetical Center? Nandun ka ba sa bayan mo? Nandito ka? Nasaan ka? No? Siguro marahil tingnan. Sa private schools na, hindi ba? Okay, yun yung nakakalungkot, no? Pero, yan ay isa lamang ako. Pero, kumusta kaya kaming lahat? Magandang pag-aralan, hindi ba? Kaya nga, minsan, itatanong mo, are catechetical centers really formation providers? Ano yung role nila? Ano yung nature ng catechetical centers sa Pilipinas? Yun ngang sa development theory na center-periphery issue, di ba? Ito yung center, ito yung periphery, trained in the center, but do not go to the periphery, remains in the center. You see? Interesting, right? CM on ongoing formation. So, katulad nung nabanggit ni Doc Yayat, issue of continuing religious education. While there is, meron naman talagang ongoing formation, no? Meron. There exists. However, there is no standard formation programs. Mahalaga ba na magkaroon ng standard formation program para sa lahat? Considering that pare-parehas naman tayo ng tinuturo, no? Contextual lang, but is it important that the Philippine Catechetical Ministry develops a standard formation program for all catechists across the country? So mahalagang tingnan yon. Content. There is a module. We use the module, but there is no standard module. Yung ibang araw, halimbawa, when we talk to, nung nag-data validation tayo sa San Jose, so nalaman namin na sila talaga, gumawa din sila talaga nung kanilang sariling module, no? Talagang pinag-isipan din. Meron bang galing talaga sa CBCPH? So, dati daw meron, ngayon wala na, nasaan yon? So, marahil titingnan natin yan, okay? Now, if we want to produce catechetical module standard, the question is, who will produce? Diba? Sino? Sino ang dapat gumawa niyan? Okay? Kayo ba, product ba? Malimbawa, itong CCLS, ano nga ang ano natin? Catechetical Certificate in Catechetical Leadership and Supervision. Baka isang course marahil ay to produce standard catechetical module for the Philippine Catechetical Ministry. No? Pwedeng tingnan nyo na ganun, di ba? No? Okay. Pedagogy. Preferred pedagogy is kwento-kwento. Pero baka meron tayong issue of introducing creative methods. Dahil lalo na yung mga tinuturuan natin ngayon, yung kanilang konteksto, di ba? No, what are creative means? Like theater, di ba? Pwedeng, you know, pwedeng gamitin. Di ba, ma'am? Okay. Next, catechetical space. So, children catechizes tayo sa public schools. So, who else to catechize other than the children? Kumusta yung adult catechizes natin? No? Kumusta yung liturgical catechizes natin? Out of school youth, kumusta? In the Philippines. Alright? Of course, yung binabanggit kanina na family catechizes. And of course, tapos na tayo dyan sa issue. So yun po yung landscape ng catechetical ministry considering the formation experiences of the catechists, yung content na binibigay natin, at saka yung pedagogy. Binibigay sa mga katikista at ibinibigay ng mga katikista sa mga catechized. So yun po yung sinasabi ng data natin. At meron pang mahalaga pang dapat pag-aralan pa ng mas malalim. Perhaps some of you may want to take on researching itong part na to ng ating study. Okay? We would like to end with what Pope Francis in his encyclical letter mentioned. What is communicated in the Church? What is handed down in her living tradition?
is a new light born of an encounter with the true God, a light which touches us at the core of our being and engages our minds, wills, and emotions, opening us to relationships lived in communion. Maraming salamat po. Hello, yun. Okay, hello. It's thank you, Doc Joy. It's so nice listening to them kasi ito yung mga inassign ko sa kanila. So medyo tama naman. Tama naman yung sinasabi ni Doc Joy, no? Oo. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, it's very difficult to work with me because I am as critical as whoever you think is critical. Kasi researcher kami, we just don't argue on things na walang logic, right? And so, it's beautiful to do research kasi may logic ba yung sinasabi? Hindi yung kwento-kwento lang. May basihan. Now, so my hope is that by looking into the content and pedagogy and formation issues, nakikita nyo po na yung overview iba yon. May mga issues. At marami pang dapat i-research. So ngayon naman po, I want you to look into sino ba yung mga katikista. Diba? So we had a research. Kala nyo isa lang yung kwento, no? Marami tong kwento. This time, I would like us to look into the Filipino Catechist. And this is one of the dimensions that I really am happy to share. Kasi ito pong tungkol sa katekista, ito po, nung tumitingin kami ng argument namin, clear na, that the Filipino Catechist really may be called faith-driven servants. I don't know if you heard about it, but yun yung findings namin. Filipino Catechist as faith-driven servants. This is just the assertion, ha? So, dapat makita na may data kami to say na faith-driven servant siya. And this is a project between me and one of our researchers, si Ma'am Cecile Balhadia. Siya po ay katekista din. Yung tingin ko, dapat yung PhD niya, ito na. Right? Oo. So, ini-stress ko po yun para po talagang siya na. Oo. Now, let me talk about the research story, then I'm going to throw it to Ma'am Cecile. It examines selected variables on the life dispositions of catechist respondents. Ganda tingnan na, wow. Meron mga indicators ng life dispositions na tinanong kami. We want to understand the landscape relative to the disposition of happiness, satisfaction, and commitment and life situationers in the context of catechetical ministry practices. And then, this is our argument. Our argument is this one, that the reported relative high level of happiness, commitment, and satisfaction reflect this some kind of a quality of service disposition. And we think that it is shaped by the Catholic faith and it is being practiced through CM. So lahat kayo na kinakausap ko dito, your dispositions actually are shaped by the Catholic faith. Dahil mas marami kayo natutunan tungkol sa pananampalataya. Pero ang mode yun ng practice ay catechetical ministry. Which is beautiful. Right? Kaya nga ako napapahiya kapag nakakausap ako ng mga katekista. Right? So, further, it contends that while there seems to have no reported, yan na, an observed problem with the life dispositions, parang wala kasing problema, right? Oh, of these catechist respondents, mayroong issue sa structural issues of support, compensation, and formation that actually impact doing catechesis in the country. Ay, ibig sabihin, wala kayong problema. May problema ang structure sa labas ninyo. Intindihan nyo? If we found out na may problema ang mga katekista, malaking problema ng simbahan yun, right? Oo. But it is pointing out to structural issues outside your control. And I could feel you. Ma'am Cecile, let's do it. Yan po si Ma'am Cecile. Magandang umaga po. Ako po ay katekista, no? Simula pa po nung nasa langit pa po siguro ako. Pinaplano pala ng Diyos
Kasi ang nanay ko po ay produkto po ng isang catechetical center sa Mother of Life. Kaya po ako ay isang chill meme. So ikinagagalang ko po makilala kayo lahat dun sa mga nakasama po namin sa pagsasagawa ng research po na ito. Okay, so papakita ko po ngayon ay ang konteksto natin mga katikista. Sino po ang katikista? No? So ayon po kay Joseph Cardinal Tongco, siya po yung gumawa, siya yung basically isa sa mga nagsulat ng Guide for Catechists, na siya naging basihan ng mga paano ang ating gagawing formation, no, mula sa Vatican. Sabi po niya, the catechist is a lay person specially appointed by the Church in accordance with local needs to make Christ known, loved, followed by those who do not yet know Him and by the faithful themselves. No? So alam na alam po natin yun, nasa puso natin. Kanina tinatanong kung ano ang goal ng catechesis, alam na alam po, not only in touch, but intimacy with Christ. So, napakalalim po yun. So, dahil po dyan, ang mga katikista daw po ay kailangan may deep spirituality. They must live in the Spirit who will help them to renew themselves continually in their specific identity. So, kailangan meron po tayong spiritualidad. So, alam po natin yan. Na yung spiritualidad na yon springs from our vocation, ano yung tawag na ating gawin, and our mission, ano yung ating mga dapat gawin, what we should do. And so, the catechists are expected to have a deep sense of spirituality. So, a lot of expectations are coming from us, by the Church, by the book. And so, what is next? But aside from these expectations, meron po tayong mga realidad. Oh, where we are at, na pinanggagalingan. In our time, humanity is experiencing a turning point in its history. Dati po, pag nagturo tayo, siguro madali lang, kasi ang kausap natin, ang mga bata, pag sinabihan mong, andyan si Lord, naniniwala ka agad. Ano po? Pero pag yan sinabihan mo, andyan si Lord, sasabihin ng mga bata, saan? Saan? Saan po? Naranasan niyo po ba yun? Na yung mga bata, they would not readily believe you. They will question what you are telling them. Kasi po, nagbabago ang panahon. Kung dati po, before, we elders, no, we teach them, we have the authority to teach them, but the authority of teaching does not come from us anymore. Because they are now turning to be our teachers, especially in the new technologies that are coming up. Di po ba? Anak-anak, pakinggan ito. Paano ba ito? Anak-anak, natataranta ako. Di ba yung mga, paano pindutin ang laptop? Paano pindutin ang mga applications? We don't know, no? That I also experienced that. And so there is like a struggle. Where is now the authority of more knowledge, more knowing comes from? So there's a conflict in that. And also, we live in a struggle. No? As catechist, di po ba? We live by allowances. Naranasan ko rin po maging katikista. At sa ngayon po ako po'y katikista sa aming parish na rin na Sunday school activities. So nakikita ko po na katikist, we have so many struggles as a family person and yet we have to smile to our students. Siguro galing sa bahay, nag-away kayo ng asawa mo. May nagtalo. Oh, ano na mga budget dito? Ano? Tapos, when you go to your students, you have to smile. Kasi si Jesus is smiling. So, there's the tendency. How can we live up to that demand? So, the catechists, we're not spared from these realities. That's us. And so with that, amidst all this, as members of the laity, we are involved in the secular world and have, according to the condition of each, the special obligation. We have that special obligation to permeate and perfect the temporal order of things with the spirit of the gospel, the good news. In this way, particularly in conducting secular business and exercising secular functions, we are to give witness to Jesus Christ. Who is Jesus Christ? Sino si Cristo Padre? Anong mga qualities niya? Mapagmahal, masaya, what else?
Savior. Savior, tagapagligtas, and all. And we are called to live a life of good news. Despite of the difficulties that we have, sana pagdating ng classroom, we are the good news, not the bad news. Ay, andito na ang katikista, tago tayo. Na sana po wala gan. We are facing those realities, but then it's a difficult reality, but that is what is being asked from us by virtue of our vocation. So, with all this context that we are in, there are some interesting and exciting and an eye-opener findings that we got from this research. So these are our findings coming from your experience which you shared with us. So where are you doing catechesis at present? Public school. So lahat po daw ay 12,437 ang galing sa public schools, 69.8%. So when I was also teaching catechesis sa children, as a volunteer in our parish, public school din po ako. Elementary pupils, so we are banking so much on the children, no? So that's a great hope for us. How are you ministering as a catechist? A number are part-time, and very few are full-time, almost half, no? Less than half ng part-time dun sa full-time. And next one, how many years have you been in the ministry as catechist? 1 to 5 years. Ano po masasabi natin dito? Kunti lang ang nagtatagal bilang katikista. So maiksi lang. Bakit po kaya? Bakit yung iba hanggang 5 years lang? Contractual ba ito? Endo ba ito? End of contract na after 5 years? So, merong ang pinakamatagal, 46 to 50 years. Merong 32. 51 and about 22. So, ito yung mga pararangalan dapat ng CBCP, no? 50 years they've been serving as catechists. So, how many numbers of hours per week do you catechize? Gano naman sila katagal? They spend 1 to 5 hours. Oh, na matagal-tagal din, no? So, sa mga public schools. Ang iba, pinakamahaba, meron tayong 36 to 40 hours. Meron nagsagot 41 hours and above per week. So that means more than 8 hours, no? Parang full time na talaga. So, now this is what makes catechesis effective or difficult. At present, what external factors contribute most in doing your catechesis effectively? So, supportive family. So mahalaga ang suporta ng pamilya, no? Kasi nga good news. So coming from the home, that may good news na, like a supportive family and a supportive parish priest. So mga fathers, ito po ay napakahalaga ng inyong role, no? So supportive parish priest and followed by supportive catechists, no? So na-exciting din na supportive co-catechists. Ibig sabihin, there's a sense of community, no? Nung nag-visit nga ako sa isa sa mga diocese, I think it's Davao, na mga diocese of Davao, meron silang parang pwedeng kumain together sa diocese of San Jose before. Meron silang parang, kakain na tayo, asan pong pagkain? Ay, niluluto. Tapos sabay-sabay kakain ng mga catechista. So it's a joyful experience. So there's a sense of community. And at present, what external factors make your ministry difficult? So ano ang pahirap sa atin, mga katikista? Our indifferent and passive students. Next, who influenced you to be a catechist? Our co-catechist. And what motivated you to be a catechist? Your sense of mission. So clear sa ating mga katikista ang sense of mission, ang sense of volunteerism na taas, at ang deep relationship with Jesus Christ. So very clear na nakikita natin ang ugnayan kay Christ, no, with being a catechist. And thus family support, your involvement in the catechetical ministry, so consistent.
Yes, resounding yes. And which among the three goals of your catechesis is your priority and catechizing? Deepen the relationship with Jesus Christ. So this is something to celebrate because very clear for all and majority of the catechists why they are catechizing. Okay, next. Do you receive compensation? No. So wala compensation. If yes, what form of compensation? Kung wala man silang sweldo, walang natatanggap, ano ang gusto, gugustuhin ba ng mga katikista na may regular salary? Ano ang sagot? Ayaw nila. At kung konti lang ang may gusto ng regular, but masaya na po ang mga katikista sa transportation allowance lang po. Pamasahe lang po. Ngayon, kung hindi pa ako nagkakamali, meron sa katikista naglalakad 3 oras para lang maturuan ang kanyang mga public school children. So, yun, transportation allowance lang ang hinihingi. And how often do you receive compensation? Ang iba, monthly. Karamihan po, monthly ang tinatanggap. Transportation allowance na nga lang, monthly pa nila tatanggapin, no? So, yun. So, they will have allowance after a month pa. And of course, anong gusto nilang transportation? Anong gusto nilang compensation? Yun ang gusto po nila ay, again, transportation, fare, and allowance. So, hindi po humihingi ng malaking salary, allowance lang po, masaya na. Ganun na kataas ang level of commitment and sacrifice ng mga katikista. And then, how much monetary compensation do you receive? 500 po ang karamihan. Di po natin alam kung gaano kadalas yung 500 na yan. Monthly ba? Baka yan yung monthly, no? So, 500 divided by 30, divided by 20 days. So, hindi pa po natin makikita yon. Basta may tinatanggap marami sa kanila monthly. So, ayan. Ayan, 16.4 of the total, no? Okay, next. Issues and concern observed and students. So, ito mga students, there are so many issues and concerns. And one of the many is the parents who do not go to church. Maybe because they have, the catechists find difficult for the students to teach because the parents also do not go to church. So, that's one issue. Okay, next. Spiritual activities. So many of your spiritual activities, you read the Bible, you pray the rosary, there's a silent prayer and meditation. And how often do you receive the Holy Communion? You receive it weekly. No, salamat sa Diyos. Karamihan sa mga katikista, linggo-linggo naman po nagsisimba. And then, how often do you receive the Sacrament of Reconciliation? Annually. So, nangungumpisa naman po taon-taon. Basic requirement na simbahan. Yeah? Annually. No, annual. Every year. So, once a year. Once a year. So, other spiritual activities. Does your parish organize spiritual exercises? So, it's good to know, yes naman po. So, karamihan na ating mga parishes. Merong ganon. And do you participate? Yes, so participative ang ating mga katikista. And how often do your parish organize? Annually, yearly, once a year lang daw po ang mga retreat, recollection, pilgrimage. So buti na lang wala nakasulat kung maalala ni Father. No, wala nakasulat na gano'n. So yearly. And then how often do you participate in other activities that will enrich your spiritual life? Ano kalagay? Annually. So, annually kasi annual lang din ang ino-organize eh. So, yun lang din yung ina-attendan nila once a year. Okay, next. Spiritual activities. So, ito po yung pray that the novena and other devotions to the Blessed Mother and other saints. So, nakakatuwa pong isipin kasi isa po sa mga sinasabi ni Cardinal Tomko is that devotion to Mary as a spirituality is part of being a catechist. At lumalabas po sa ating data na meron talagang malalim na devotion kay Maria ang ating mga katikista. Okay, next. Relationship with Jesus Christ. So, how
the image of Christ is that Christ is Lord, no? As King of our lives. So, majority of the catechists consider Christ as Lord. So, that's why servant, service, Lord, she says. Okay, next. The moral stance of the Catholic Church, life is sacred, marriage is sacred, and a lifetime commitment, and that human person is the steward of God's creation. And then, sa happiness, satisfaction, and commitment as a catechist, what best describe your life situation at present? Happy ang mga katikista, no? So, masaya ang mga katikista, at the moment, very happy. Yan. So, especially with the diocese, archdiocese of Cebu, no? Very happy din sila. How satisfied are you as catechist? Satisfied, no? Kahit na 500 ang allowance. Yes. How would you rate your commitment as a catechist at the moment? Very committed. So, palakpakan po natin ang mga katikista natin, no? Tayo pala. Salamat sa Diyos. And now, the word cloud analysis. And here comes Doc Yaya to can give us a better picture of this analysis. Oh, palakpakan po natin sa Ma'am Cecil. Talagang first time mo itong long engagement, ma'am. First time mo ito, no? Na talagang nag-explain tungkol sa kanya. Usually, ako lang kasi nag-explain, right? Oh. So, salamat sa CCLS. Nagkaroon kami yung pagkakataon. Now, word cloud analysis. What is it all about, this one?